Nasa pwesto pa rin ho tayo ng pagre-request sa BIR na mag-audit na sila. So nandoon tayo sa letter of authority. Kadalasan dyan, after ma-receive ho yung request for immediate field audit at saka yung second chance for conducting field audit, matigas ho yung mga ulo. Napakadami ganyang revenue officer. Ang babata pa, ang edad, kapapasa lang sa CPA nga, mga 23, 24, hindi ho alam yung gagawin. So, importante ho sa mga presidente ng company na meron ho silang diagnostic matrix para alam ho nila kung ano na nangyayari sa company nila. Napakasimple lang naman itong gamitin, pero ang gusto ko malaman ho ninyo, meron ho tayong next topic, yung pong request against dereliction. Kasi doon na ho papunta yung mga hindi sumusunod sa itinatadhanan ng competent authority. Eh, sino ba yung competent authority? Eh, di yung commissioner. So, sabi ng commissioner, eh, ikaw, revenue officer, tsaka group supervisor, pagkabigay ng pagkabigay sa'yo ng letter of authority, dapat immediately mag-audit ka. Pag pinresent sa niyo yung letter of authority, immediately, nagkikreate yan ng obligation na i-present mo yung books of accounts mo and other accounting records. Meron hong specific definition ang books of accounts at may specific definition ho yung accounting records. Huwag ho kayong malilito doon. I-discuss natin sa mga susunod na topic natin at para doon sa mga franchisee ho natin. Kahit hindi ho kayo graduate ng college o hindi kayo CPA at lawyer, pwede ho kayong mag-franchise sa atin. Ano po? At dito po, sinasabi nito sa final warning for field audit, eh, ini-establish natin na matigas ang ulo nila, ayaw nila magkipag-cooperate, at ina-abandoned nila yung power na grant sa kanila ng BIR commissioner. Ayaw nilang i-exercise. So with that, yun nga yung tinatawag na dereliction of duty or nonfeasance. So, para ma-establish natin na binabastos tayo ng mga BIR officials, kailangan nating mag-file ng final warning for field audit. So, yung description ho sa baba, makikita ho ninyo yung mga benefits sa pagpa-file ho niyan. So, ang example ho niyan ito, may template na po tayo, pero hindi ho kayo pinabibili ng template na to. Final warning for field audit. Importante ho kasi na yung gagawin ho ninyo ay in accordance with the law. Sabihin ng batas natin, kailangan pag sumulat ka, tax specialista, eh, in accordance with the tax code. Ayun. Eh, kung hindi mo yung alam yung tax code, meron na ho tayong template. At ang template ho nito ay napakababa lang naman yung bibil, 5,000 pesos, at pwede nyong ulit-ulitin ho yan ang gamit. Pwede rin ho ninyong ibenta yan sa ibang tao para kumita ho kayo at dahil kayo ay bookkeeper, pwede nyo kayong mag-charge sa inyong mga clients ng 5,000 pesos. So kung meron kayong 10 client, charge nyo na ng tigpa 5,000, eh di meron kayong 50,000. Eh magkano puhunan nyo? O 5,000 lang. Yan lang ang hinihingi ho natin. So napakalaki ho ng benefits nito in terms of making income decently at in terms of protecting your clients from criminal liability. Kasi ho, yung susunod nating gagawin dito is ipakita sa inyo yung modus operandi ng mga BIR officials na ayaw mag-audit. Ano yung ginagawa nila? Now, ini-invite ko rin ho kayo na maging franchisee ko. Ayan, ang franchise fee ko is 550,000 pesos lang plus EWT, eh magiging partner nyo ako. So, ang potential income po ninyo is 40,000 per client. Ayan, kasama ho ninyo ako sa business nyo. Siyempre, partner tayo, franchisee ako, franchisee kayo, franchisor ako. So, katulong po ninyo ako, katulong ninyo ako sa business po. So, huwag nyo kalimutan na i-click ko yung heart at to spread love sa Facebook at saka sa YouTube. So, ang hinihingi ko lang po sa inyo is maging mapanuri, maging masunurin po sa batas. Huwag ho kayong sumunod sa mga tao na hindi nyo kilala, strangers,
Pero dinidiktahan ko kayo kung anong gagawin ho ninyo. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. And ang hangad ko po is masayang buhay, masayang hanap buhay para sa mga Pilipino. See you in my next video.